Hello everyone! Masayang araw sa ating lahat at may panibagong recipe na naman akong ibabahagi sa inyo at sana'y masubukin ito at panoorin niyo ito hanggang dulo. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Need natin ng 1 tablespoon of cornstarch, 30 grams of powdered milk, 1/2 cup of evaporated milk, 3 tablespoons of white sugar, at paghaluin lang natin yung ating dry ingredients. Unahin natin dito yung cornstarch. Next is ang powdered milk. At isunod na natin yung ating white sugar. At haluin lang natin itong maigi. At ibuhos na natin yung ating fresh milk or evaporated milk. At haluin lang maigi hanggang sa matanggal yung mga lumps. And then, i-turn on na natin yung ating apoy. Sa mahinang level lamang. Haluin lang ng haluin hanggang sa maglapot yung ating cornstarch. So, huwag nyong titigilan sa paghalo para mapantay yung kanyang luto at maiwasang masunog. Haluin lang namang haluin hanggang sa ganito na yung kanyang texture. So, pag ganyan na yung texture natin, pwede na tayong maglagay ng 1/4 tablespoon of margarine o di kaya yung salted butter. Haluin lang maigi hanggang sa maluto yung ating cornstarch. Halo lang ng halo, continuously lang sa paghahalo hanggang sa mapantay yung kanyang texture. So, pag ganito na yung kanyang texture, pwede na siyang hanguin. So, ayan, after 5 minutes sa paghahalo, pwede na siyang ilagay sa malinis na lagayan. And then, i-divided lang natin ito or nakadepende sa laki ng gusto nyo. So, pagkatapos nating hiwain, tatanggal lang natin. Kukuha lang tayo ng isang piraso. So, itong hiwa na to, pwede siyang dalawahin. Ayan. Ipipress lang natin sa ating kamay and then, bibilugin lang ho natin ito hanggang sa makaform tayo ng maliit na bilog. So, i-make sure lang ho natin na malinis yung ating kamay. So, pag bilog na siya, pwede na siyang ilagay sa ating malinis na lagayan o malinis na plato. And then, ulitin lang natin yung ating proseso hanggang sa matapos tayo. So, sana po ay na masubukan nyo ang ating recipe ngayon at maibenta nyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe our YouTube channel. Click nyo lang po yung subscribe button at don't forget to click the bell button below para sa ating more updates at more videos. So kung nagustuhan nyo naman po ang ating video ngayon, please palike naman po ng ating video. I-click nyo lang po yung ating like button dyan sa baba para ma-recommend naman yung ating video sa iba. So, pagkatapos nating mabilog lahat, mag-sprinkle na tayo ng Milo. So, ayan na po yung kanyang itsura. And then, mag-add tayo dito ng powdered sugar para mas masarap. At kung gusto nyo naman ipambenta ang recipe na ito, pwede kayong gumamit ng paper cups or disposable cups para sa ating pangbenta recipe. So, I hope you like this video and please don't forget to subscribe our YouTube channel. And thanks for watching!